ang pinagmulan ng pangalan ng Ginebra San Miguel. Saan nga ba nanggaling ang pangalan ng Ginebra San Miguel? Mababakas natin ang kasaysayan ng Ginebra San Miguel noong 1834 nang ang Distilleria Licoria de Ayala o Ayala Distillery ay itinatag sa Pilipinas. Isa sa mga produkto nito ay ang Ginebra San Miguel, isang gin na resulta ng isang formula na nagpadalisay sa alkohol upang mabigyan ito ng isang mas matapang na katawan at mas malambot na lasa. Naaakit nito ang parehong ordinaryong masa at mga miyembro ng mataas na uring panlipunan. Noong maagang 1900 sa kasagsagan ng pananakop ng mga Amerikano sa Pilipinas, ang Ginebra San Miguel ay nabigyan ng taguri ng pagiging tanging Pilipinong produkto na nabansagang dalisay at walang mantsa, ang pinakamataas na taguri para sa mga komersyal na produkto ng panahong iyon. Ang pangalan nito ay nagmula sa dalawang pampanitikang figura na parehong dalisay at walang mantsa, sina Guinevere at Saint Michael. Si Guinevere ay tumutukoy sa asawa ni Haring Arthur sa medieval na panitikang Ingles. Ang pangalan ay nagmula sa lumang Welsh sa pangalang Gwenwifar na nangangahulugang The White Enchantress o The White Fairy. Kamangha-mangha, ang salitang Jean ay mababakas rin ang mga ugat nito sa Pranses na pangalang Ginebre o Dutch na versyon nitong Guinevere, na parehong tumutukoy sa isang halamang nagngangalang juniper, kung saan ang bunga nito ay ginamit na pandagdag lasa sa gin noong 17th siglo. Parehong ibang versyon ng Ginebra at Ginebra ang Ginebre at Ginebra. Sa kabilang palad, si Saint Michael ay tumutukoy naman kay Arkanghel Saint Michael na kinikilala sa Judaismo, Kristyanismo at Islam. Ang pangalang Michael ay nagmula sa Hebrew na salitang Mikal na nangangahulugang siyang kagaya ng Diyos. Ang iba pang versyon ng pangalan ay kinabibilangan ng Mikael, Mikel, Mikael, Mikael at Mikal kasama ang iba pa. Ang Cuatro Cantos ay isa namang palayaw na ginagamit sa pagtukoy sa 700 mililitrong apat na sulok ng bote ng Ginebra. Ang Cuatro Cantos ay naisilang matapos ang La Tondeña, isang distilleria na pagmamayari ng isang Pilipino-Chinong mistisong negosyante na nagngangalang Carlos Palanca Sr. ay binili ang Ayala Distilleries na nagpalawak sa distribusyon ng Ginebra San Miguel sa loob ng buong bansa. Ang pasilidad ng La Tondeña ay mabigat na napinsala noong ikalawang digmaang pandaigdig na nagtula kay Palanca na baguhin ang produksyon ng gin sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mekanisadong paggawa ng bote. Noong panahong iyon, ang mga bote ng Cuatro Cantos ay nagawa na naglikha sa kasalukuyang anyo ng Ginebra San Miguel ayon din sa kumpanya. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.